Ang question ni Julu is currently writing comms in different forms, from social media captions to TikTok dialogue. Okay. What's your advice to young people on finding their own voice in writing in a world saturated with words? I think napalaking oportunidad eh. Sa hindi lang sa generation ngayon, lahat tayong nabubuhay dito, maski na anong edad natin, generation natin to eh. Kasi mundo natin to ngayon eh. Umaharap tayo sa lahat ng nangyayari sa palibot natin ngayon eh. So, napakalaking oportunidad sa atin lahat kasi positive sa akin na ang dami-daming klase ng platforms na bumukas. Ang dami-dami mong pwedeng puntahan. Hahanapin mo kung saan mas akma yung boses mo. Ano yung unique voice mo na mas makaka-comply sa hinihingi ng platform na yon. Sa dami ng platforms. So I think ang basic tama ka eh, yung ano yung unique voice mo? Optimistic ka ba? Pessimistic ka ba? Naghahanap ka ba ng diskurso? O gusto mo lang ba talaga ng entertainment na nagtuturo pero hindi mabigat ang diskurso? Gusto mo bang mag-reach out? Gusto mo bang mag-reach out sa'yo? So ano yung nasa loob mo? Marami kang mahanapan na platform na pwede mong puntahan. But I'd like to say na lahat ng platforms na yan, in the end, ang pundasyon yan, pare-parehong elemento ng pagkukwento. Whether TikTok, whether news, whether blog, whether post sa Twitter o sa Facebook, lahat yan may elements ng pagkukwento.